ano po siya eh, iniwan ng asawa. Iniwan na rin siya ng panganay na anak niya. Kaya po, andito tayo ngayon para alamin yung storya. Storya ng buhay niya at para tulungan din po siya. Ayan, andito na tayo kay Ate Marie. Ito na yung tindahan niya ngayon. Bali, natagtagan na yung mga paninda mo. Ano bago? Siomai, french fries. Ayun. May siomai, may french fries. May hot cake pa rin. Meron pa rin. Hamburgers. Ayos. Sir Mark, Ma'am Rhea. Kumikita na po ako ngayon ng 800. Araw-araw. Nakakatulong. Malaking tulong na po yun. Maraming salamat po. Yes. Bukod po sa tindahan, nag-load business din po ako. Kaya napakalaking tulong din po para sa amin. Dahil yun doon sa pinigay nating tablet kay Marie, bali nagagamit niya yun doon sa loading business. Bayang ito. Sabi ni Tatay Abra, 20 years na daw po siyang naninirahan dito. Bali, ito na yung habuan ng bahay ni Tatay Abra. Kung mapapansin nyo, tagpi-tagping kahoy siya at yung pinakayero niya, mga lona. Meron ditong bangko si Tatay Abra. Bali, dito siya nagpapahinga pag nagpapahangin siya kasi malakas ang hangin dito sa labas. Kaso ang problema ay hindi kaaya-aya yung amoy dito kasi yung gilid dito ay yung poso negro na galing sa loob ng ulungan. So, maamoy mo yung bahay na galing sa loob. Kung mapapansin niyo po, wala pong bintana yung bahay ni Tatay Abra. So yung nagsisilbing hangin lang po sa bahay na ito ay yung electric fan tsaka po yung bukana nitong pinto ito. Meron po dito mga ilang-ilang unan pero madudumi na po yung punta tsaka yung mga damit po na tape tsaka mga. Yun, kasing tangkad ko lang po yung bahay ni Tatay Abra. So, kung matangkad ka, hindi ka kasya dito. Yung problema po dito sa bahay ni Tatay Abra is ito na po yung bubong. So, bali, ibig sabihin, mainit po. Kaya, sobrang init po talaga. Meron naman po ditong dating takip ng electric fan na pinaglalagyan po ni Tatay ng kanyang ulam para hindi po maabot ng pusa at daga. May ulam po dito, tingnan po natin. Kung mapapansin nyo po, puro po langgam yung ulam ni Tatay. Kasi sabi ni Tatay, hiningi niya na daw po to sa kaibigan niya.
Tsaka medyo iba na din po yung amoy. Siguro po mga kahapon po po. May napansin po ako sa ano ni tatay. Meron po siyang lalagyan ng gatas. Kaso po wala na pong lamang. Sabi ni Tatay Abra, yung kuryente niya ay nakikikabit lang siya doon sa may, dito sa may kulungan, sa kabila. Bali, meron lang siya katolong wire na extension. Tatay, ano pong gagawin niyo dyan? Tubig mo lang dyan. Sugar. Para po kay ano? Anak ko. Kasi wala akong pambili ng gatas. Kaya tubig mo may sugar lang. Bali, ito si Arlene. Ito yung bunsong anak ni Tatay Abra. Bali, ano siya? 1 year and 3 months. Medyo malaki yung tiyan niya. Dito, sa gilid ng bahay nila Tatay Abra, yung nagsisilbing playground ni Arlene. Tatakbo-takbo lang siya dito. Nakakalipat. Ay, iniwan ako ni Ina. Wala naman dahil na pag-aaway namin. Basta iniwan ako. Si Ena po yung asawa niya, tatay. Opo. Siya po yung nanay nitong anak niya. Pati yung panganay kong anak. Pero ang linggo lang hindi mo uwi ng bahay. Si Tatay Abra ay 66 years old na ngayon. Bali, yung asawa niyang si Ena ay 36 naman. Naging mag-asawa sila nung 20 anyo si Ena. Dito ako na ano sa citizen, ginawa akong utusan ng mga BGMP. Bali, araw-araw po pinapatawag kayo dyan sa loob. Oo. Magkano po ang pinapasahod nila sa inyo? Bibigyan ako ni Warden ng 10,000 isang buwan. Kasi pagka inutosan nila ako, walang ano, binibigay na listahan. Kasi hindi ako marunong magsulat. Kaya kung ano, sinasabi ko na lang, magkano ang presyo nung binibili ko. Sabi ni Aling, payat daw kayo, hindi naman ah. Nakatayo tayo ngayon dito sa gilid ng city jail. Bali, itong pader na to, ito na yung city jail. Ayan. Nag-igib kasi siya ng tubig. Ang layo na kuha na lang. Eh, okay lang kasi di ba natin nabigay sa kanya. Okay.
Ito yung tubig yung inigave. Ngayon, ito yung ginagamit namin, inumin. Saka, ano ng anak ko, paglalaba. Galing sa loob na City G. Adik! Tatay, ano po pinagagawa sa inyo dito sa loob? Tuka! Sige, okay lang po. Kaya yung nuto sa anak ko, ginagatok nila ito ng bakal, yung pader. Opo. Tapos, pumupunta ako roon sa harap. Mm-hmm. Tsaka ako nila, no, nuto sa anak ko na may pinabibili. Eh, paano po si Arlene? Kaya yung nuto sa anak ko, iniiwan ko sa matali kong kaibigan yung anak ko. Opo. Yung siste, yun ang nag-alaga naman. Nagbabantay mo na ng anak ko pagka ako umalis. Ayan, bali ito si Tatay Uste. Bali siya yung matalik na kaibigan ni Tatay Abra. Siya rin yung madalas na tumutulong kay Tatay Abra pag may kailangan si Tatay Abra. Tatay Uste, ano pong masasabi niyo dun sa asawa ni Tatay Abra? Ano, wala akong masasabi dun. Talagang ganun na buhay nun. Ano, siyempre, mabait. Mabait kaya lang. Ay, asawa talaga, lolo ko eh. Ano na talaga eh. Buhay pa si Abra, nagluno ko na. Nasama na niya yung ano. Yung bagong asawa. Bagong asawa. Ay, may bisyo rin naman yun eh. Mm. Bisyo ng ano nun. Sino po ang bisyo? Lalaki. May bisyo. Balita po namin na kayo rin po yung tumutulong kay tatay pagka sa mga, pag wala po siyang makain. Minsan, may pagkain ako, inaabutan ko siya. Minsan, pag ano naman, wala, talagang nga din, kapos eh. Dipit din eh. Kung meron, okay lang, makakakain kami. Paano kung wala? Tatay, yung kinikita niyo po bang isang bibo, kumakasya po sa inyo mag-ama? Kulang. Surang. Pinagkakasya ko lang para sa gata. Sa kung sa pagkain ko, minsan, daw kumagay. Nabilan ko lang ng gata. Tsuman. So, bali, dalawang araw na raw tubig na may asukal yung dinededi ni Arlene. So, pabibilin ko muna itong si Ruby ng gatas para makadede si Arlene kasi mukhang gutom na. Pilitan muna din. Isa lang ang bote niya? Isa lang. Hello, baby. Hey. Sarap. Sa nakikita ko mapagmahal na tatay si ano, si Tatay Abra. Parang ang gusto niya lang magkaroon ng panggatas para sa kanyang anak na si Arlene. Tay, kung sakaling, 'di ba iniwan kayo ng asawa niyo? Kung sakaling babalik siya. Hindi ko lang. Hindi ko na. Yung anak ko na lang yung lalaki. Yung anak nyo na panganay. Bumalik siya. Tatanggap din ko pa yung nanay. Ayaw niya na doon bumalik daw yung asawa. Ay, doon ka kay tatay. O sige, kay tatay. Tatay, Abra, kwento niyo po sa amin. Bakit po kayo iniwan ng asawa?
kasi na-hospital ako. Ang akala siguro niya, mamamatay na ako, kaya sumama siya doon sa dating prison nga na Bagong Laya. Panganay na anak ni Tatay Abra, wala na rin dito dahil umalis din siya, sumama sa mga barkada. Bali, hindi alam ni Tatay Abra kung nasaan ngayon yung anak niya. Ang sabi lang, nandun sa mga barkada, pero hindi niya alam kung saang lugar. Ubus na agad, ang bilis naman. Ubus mo dali, ubus mo. Ubus mo dali. Bukod sa trabaho ni Tatay Abra bilang utusan sa loob ng kulungan, ay nangangalakal din siya kasama si Arlene. Ngayong araw, nakakuha sila ng mga papel na maaaring ibenta sa junk shop. Pero iniipon niya pa ito para ipambili ng gatas ng kanyang bunsong anak. Dito. Pero... Diba? Sabi ni Tata, ito daw po yung nagsisilbing CR niya. Nilalagyan niya lang daw po dito ng lona para hindi daw po siya. Kasi yung mga dito sa likod ng jail, sumisiyar din kasi rito, kaya pinaniligpit ko para hindi sila makasiyar. Ayun lang pwede. Ako lang ang po pwede makasiyar dito. Tinitiis ko na lang kahit maulan, sinatatay na ako. Tawag kasi ng kalikasan, no? Oo. Pinila natin siya ng biskuit. Gusto niya maglaro. Oh.
Kain mo yan. Kain mo na, oh. Tatay Abra, ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? Isang beses lang, kaso lang. Madalas, wala. Wala. Basta may panggatas lang kayo kay Arlene. Oo, basta may panggatas lang kay Arlene. Mahal na mahal ni tatay yung anak niya. Sobrang mahal na mahal niya. Dali. Dali ka, dali. Ayaw. Tatay Abra, ano pong pangarap mo sa buhay? Ang gusto ko lang, na nagalaki yung anak at matalaki. Tama na sa akin. Hindi ka pangarap na yung mama. Tatay, kung may mensahe po kayo dun sa asawa niyo, ano po yun? Kung may tutulong siya sa anak ko, tatanggapin ko. Pero yung babalik pa siya sa akin, ayaw ko na. Okay na po kayo sa yung mga anak niyo na lang po yung kasama niyo? Sa akin, okay na yun sa akin. Mga anak ko yung kasama. Pero siya, ayaw ko na. Bakit po tay? Bakit ayaw niyo na siya bumalik? Ayaw ko nang bumalik siya sa akin. Tama na sa akin yung mga anak ko. Sa ginawa niya sa akin, hindi ko na matatanggap yung ginawa niya sa akin. Tatay, kung bibigyan ka po namin ng isang hiling, ano pong gusto niyo? Gusto ko lang. Gatas lang. Pampir. Okay. Tama na sa kay Arlen. Tama na sa akin. Pag. Meron po kami kaibigan na mag-asawa. Sila, comrade sila, Sir Mark at Ma'am Rhea. At kasama na rin po ang aming mga donors. Tumutulong po sila sa mahihirap sa sumikap sa buhay. Kaya po, ibigyan po namin kayo ng munting regalo na galing po sa kanila. Ayos po ba yun sa inyo? Ayos na sa akin yun. Sana ko lang. Gatas at diaper. Yun lang ang kailangan eh. Gatas at diaper. Oh, baby no. Para kay Arlene. Uy, nagyaw, ha? Ah, mabalik kami, ha, baby, ha? 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 Nagyaw na kay tatay. Ano? Bye-bye. Oh, mabalik kami, mabalik. Umiiyak si Arlene. Mabalik kami, ha? Bye-bye. Bye-bye. Tapos mo na ako. Is na dito. Ayaw. Ayaw. Bye-bye. Ito na po yung dadalhin natin kay Tatay Abra. Ang hiling lang po ni Tatay Abra ay gatas tsaka diapers po. So ito na po yung dadalhin natin lahat. Ito yung mga pangunahing pangangailangan nila. Sari-sari na po yan. Siyempre, dinagdagan natin yung hiling niya na diaper at saka gatas. Yan, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nag-donate at mag-donate pa lang po. At sa mga gusto pa po mag-donate, ang link po ay matatagpuan sa video description. Maraming maraming salamat po. Thank you po! Hindi na, yung tricycle, nag-iintay yes, na. Yes, nandito na si Kuya Jomar. Tara na. Hindi na. Nabibigat yung kahon, yung likod niyo, ah.
We'll be right back.
ngayon pa lang nangyari. Ngayon lang daw nangyari sa kanila to. Ayan. Tatay, galing to sa mga donors natin at syempre kay Sir Mark tsaka kay Ma'am Rhea. Tumutulong po sila sa mga mahihirap dito sa atin sa Philippines. Nagsusumikap sa buhay katulad nyo po. Deserve mo to, Tatay. Yes. Para sa inyo po yan ni Arlene. Para hindi ka na mamblema sa panggatas ni Arlene. No. Tsaka syempre para makakain ka rin, Tatay. Ano? Marami salamat. Dali na natin doon. Tara, buhat ulit. Kita, ipasok ka na doon. Dali natin sa inyo. Naku. Malakas ka kumain, guys. Namin ba gabi? Hindi, ati pa rin po. Tatay Abra. Hindi ko ano. Ay, ang tapang. Isa lang pala yung kaya. Isa lang. Mamatanggal din po tapo mamadu. Mali sobat eh no. Tak pa pa. Kami na kami, kami. Kami. 1 2 3. Uy. Magkakamasel kami. Paano to? Ayan, nalagay na po natin yung bagong rinolium ni Tatay Abra. Perfect! Ayan, so nilagay muna natin yung rinolium ni Tatay para naman maayos yung higaan nila mamaya. So, papasok muna natin itong mga boxes sa loob, tapos doon tayo magbukas. Game, Ruby. Start na tayo kong Brachina. Sige. Tay, pasok ka na sa loob. Papasok kami muna sa Tatay. Maraming salamat. Ngayon pala nangyari sa akin itong nabigyan ako ng tulong sa sobra kong hirap. Mabuti lang naman kayo ang nagpapalit sa akin. Kaya maraming maraming salamat. Ibig. Wow! Meron si Arlene na distilled water. Ayan, abigat. Yan, para kay Arlene to. Para sa milk ni Arlene, ha? Yay! Para sa'yo, taba? Oo. Yan. Siyempre, meron din si tatay na mga condiments. Mantika, toyo, suka, patis, tsaka ketchup. Yan. Tsaka palaman. Yun. Palaman sa tinapay. Tsaka tinapay. Yes, tsaka bread. Yan, bali dalawa yung tubig ni Arlene. Wow, baby! Dalawa naman yan! Mayroon kang tubig! Malinis! Hindi magpapakulo si tatay! Lagay muna natin dito. Ayan! Siyempre, para ulit kay Arlene. Wow! Ano to? Ano to? Oh, yan. Feeding bottle. Yes, feeding bottle. Tatay, ito para kay Arlene lahat. Meron siyang tahigaan. May kasama na rin po siyang unan. Yan. At napansin namin, tatay, walang sleeper si Arlene. Kaya binili namin siya ng sleepers. Yay! Gusto mo to? Mamaya saad natin sa'yo. Bumila na kayong mata niya. Yan, tapos tatay, panghugas ng bote. Tapos meron din siya rito mga
baby oil, sabon, tapos mga damit tatay, ha? Pajama, importante yan sa bata. Tapos tatay, ito, sa tiyan ng bata pag sumasakit po yung ano. Meron ding alcohol, baby powder, tapos yung feeding bottle. Meron ding Vicks para tatay pag sa ano niya. Petroleum jelly, tatay, pag may halas po. Ayan. At syempre, cotton buds, tapos meron din po siyang blanket, tatay. Ayan. Kinumpleto na namin, tatay, ha, para kay Arvin. Daming sila. Naiiyak ko. Okay lang, tatay. Sige po. Tears of joy yan, tatay. Alam namin yun. Syempre, hindi pa tayo tapos, ha? Aking tulong sa amin siya. Yes, tatay. Para sa inyo, deserve na deserve niyo yan, tatay. Siyempre, tatay, hindi naman pwedeng puro si Arvin lang. Wala na. Para meron ka ng bigas, tatay, ha? May itlog din tong kasama, tay. Yeah. Para, tatay, magsasain ka na lang po at hindi ka na umumblema sa pagkain mo. Kasi, siyempre, kailangan kakain ka din. Paano ka makakapagtrabaho at makakabili ng ano, ng gatas ni Arvin, di ba? Kung hindi ka kakain. Kaya, para kay tatay. Kaya binuksan na yun ang feeding bottle. Uwi, mga bagong gamit, tatay, ha? Tatay, meron kang ano, matagito, palanggana, tapos balde, tapos bagong ang balde, pichel, tapos kuchilyo, yan, tapos kayong sponge panghubog ng pinga. Siyempre, tatay, napansin namin, nag-uuling ka, di ba? So, may masakit sa dibdib yun tayo pag may asthma eh. So, binili ka namin ng... Wait lang. Yeah. Yeah, tatay, binili ka namin ng super galan, ha? Oh, marami, marami. Salamat. Sarap po. Ito yung ano yan, tatay. Tatay, ito po yung burner no ano, nung super kalan po, ha? Mamaya kabit natin. Yan. Tapos, meron pa rin tatay para hindi ka na mamumblema magpainit ng tubig, tatay. Isasaksak lang yung kuryente. Electric kettle, tatay, ha? Mamaya papaliwanag ko, tatay, kung paano siya gamitin, ha? Panginit to ng tubig. Yan. Para hindi na nahirapan si tatay. Siyempre, meron din tayong gamit sa kusina, tatay. Mga baso, mug, tapos, mangkok, tapos mga kutsara. Oh my God. Yan, mangkok, tatay, tsaka baso. Kutsara, tinidor. Kutsara, tinidor, tapos yung mangkok, tatay, tapos meron din kasamang plato. Yan, tatay, ha? Kinumpleto na namin yung gamit mo sa kusina. Sa meron ka rin wok. Wok ba tawag dito? Maliit, kawali. Yun. Yan. Ito, tatay, meron din sa... Siyempre, kasama yung shanse. Yan, meron din. Ito, tatay, nalagyan na ng gatas ni ano ni Arvin, tatay, ha? Para hindi lalanggamin. Hawak mo. Ito, tatay, lalagyan na naman ng mga bote ni ano ni Arvin para maayos. Yes. Oh! Sige, laruin mo na yan. Kaya, yeah, usog muna natin. Tatay, pag-retiring mo na yung electric pan mo, ha? Ayan, kasi nakakatakot, walang takip. So, meron tayong bagong electric pan. Kaya mo itong buuin, tay? Yung kaya ko yun. Ayun, ayos. Okay. Ito yung motor niya. Brand new electric pan. Yes. Ayan, may mga bagong gamit na si tatay. Ito yung hinihiling mo. Teka, pwesto lang ito. Yan, tatay. Marami ng gatas. Si Arlene, ha? Yan, tsaka diapers.
gamit ni ano ni Arlene. Yan, ito tatay ha, yung gatas ni Arlene, madami na po ha. Parang hindi ka na mamublema. Dapat lang hiniling nyo sa akin, hiniling ko sa inyo. Sa kadayak, marami ang binigay nyo sa akin. Para sa inyo. Maraming salamat. Para sa inyo talaga yan, tatay. Para naman hindi na kayo mamblema kay Arlene, di ba? Kasi malaking tulong talaga yan. Kasi ang mahal ng gatas ngayon, di ba? Tsaka diapers, mahal din. Bago ka makabili ng gatas ngayon sa tatay, yung sahod talaga ni tatay eh hindi kasha. Talagang hindi. Yan. So, iba na itapos. Magbubukas pa tayo ng yan, box. Yan, tatay, para naman to sa iyo. Para naman mabusog ka. Yan. Yan. Maraming dilata to, tatay. Easy open na siya. Para bubuksan mo na lang, tay. Tapos ulam na. Maraming salamat sa mga maraming binigay niyo sa aking mga dilata. Opo. Ngayon ko palang nadanas ng magkano ng mga dilata binigay. Ayan, tatay. Para naman po sa paglalaban nyo. Ayan. Mga sabong panlaba, sa panghugas ng pinggan, sabong panligo, tatay. Tapos toothpaste, mga shampoo, meron din dito tatay, saka mga sabong bareta, fabric softener tatay. Malaking tulong din to tatay sa inyo kasi hindi na po kayo bibili ng pang ano niyo, pang sabong panlaba ano tatay. At meron din pa lang mga fish tatay. Yan tatay, meron ka rin asukal tsaka kape and biskuit ni Baby. Ay, Lee. Oh, yun. Sini. Paborito mo talang ko. Paborito. Nanginginig siya. Oh, baby. Dali, kain ka na. Dali, hawak mo isa. Oh, tingi din ako. Tapos, mga kape, tatay. At saka asukan, tatay. Meron din, ha? Sarap. Sarap po. Kumain na si Arlene. Salamat. Marami na binigay sa amin ng baby ko. Eh, paano ho, tayo, kunwari may pumunta dito na ampunin si Arlene, papayag po kayo. Ay, hindi ko bibigay. Hanggat na mabubuhay ako, ay magtitilisan ko itong anak ko. Mahal na mahal ni tatay ang kanya. Sobrang proud ako kay tatay to. Kasi ako lumaki ko, wala akong tatay. Kaya yung nakikita kong tatay figure kay tatay Abra, eh sobrang ano, heartwarming na. Kitang-kita ko na sobrang mahal na mahal niya yung anak. Na, Arlene na. Sarap yan. Ah, tatay, meron pa po tayong ibang box. Kayo na pong bahalang magbukas nun, ha? Iiwan na po namin sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Nagkuha siya sa biskwit eh. Ayan, tatay, meron pa kaming last na surprise sa inyo, ha? Tatay, meron po kami bibigay sa inyo na cash. Magagamit niyo po pambili ng gatas, maraming gatas, at sa gamot niyo po, tatay. At yung pang-araw-araw niyo pa po kailangan, tatay, ha? Para po sa inyo to, galing po kay Sir Mark, kay Ma'am Rhea, at saka po sa mga donors natin, tatay. Ito pong ano na to, ito pong story po natin ngayon, itong pamilya ni na Tatay Abra, eh, sobrang dumurog sa aking puso. Biruin niyo, mag-isa na lang siyang nagtataguyod para sa kanyang anak. Hindi hadlang yung kahirapan para hindi niya alagaan ang kanyang bunsong anak na babae. Talagang sinisikap niya talaga na kumbaga mararamdaman mo yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kaya ito ay sana pagpalain po kayo ng Diyos, tatay, sa pinapakita niyo pong pagmamahal para sa batang Charlie. Sana marami pang katulad ni tatay. Marami pa diyang mga ama na may magbigay ng responsibilidad, alagaan ang kanilang mga anak kahit na anong hirap ng buhay. So hanggang sa
sa muli po at maraming maraming salamat. God bless po. Thank you po. Maraming maraming salamat sa inyong tumulong sa akin. Maraming maraming salamat. Sana mayroon pa kayong tulungan kami katulad sa akin na napakahirap. Ito pinapangako po, kahit wala pong camera, bibisitahin namin palagi si tatay at si Arnie para makita ang kung ano yung kalagayan nila at kung ibang pangangailangan nila. Hanggang sa muli po at sa pang God bless. God bless po. Maraming so, maraming salamat. Mission! Yes! Accomplished! Yes, bye-bye! Bye-bye na, Arlene! Bye-bye!